Del Valle Empire. Yun ang nabasa ni Altea na nakatitig sa itaas ng 15 palapag ng building na pinasukan ng kotseng kinalululanan nila ni Clara. Ma'am, ang laki pala ng building ninyo. Wika niya sa babaeng katabi sa likurang bahagi ng kotse. Nako, hindi yan sa akin, Altea. Although may ituturing na isa ako sa mga may-ari niyan dahil asawa ko ni Cyrus. Pero ang talagang may-ari niya ay sila magkakapatid. Ang pamilya namin may sariling negosyo at yun ay pinamamahalaan ni Kuya Zoren. Ah! Napatango-tango na lamang siya. At yung mga building na yan, pinapatayo nila para sa isang lugar lang sila mag-oopisina. Sa una at ikalawang palapag, naroon ang opisina ni Senyorita Cyrus mo. Hawak niya ang construction business ng pamilya. But I'm not sure kung sa kanyang office ka madidestin mo. Alam ko kasi, puno na dun. Anyway, kahit naman sa office ni Wendell o kay Lisander ka mapunta, wala kang dapat ipag-alala. Ha? Sabihin pa ay lihim siyang natigilan nang marinig ang pangalan ni Lisander. Kung gayon, posible pa lang siyang maging boss ko. Tila nagunahan sa pagtibok ang kanyang puso nang maisip ang bagay na iyon. Oh, halika na! Yaya ni Clara nang huminto na sa parking na nasa basement ang kotse. Oho! Buhat sa kotse, tumungo sila sa elevator upang makapunta sa first floor. Good morning, ma'am! Bati sa kanila na nakatalagang guard doon. Good morning! Ang Sir Cyrus mo nandyan ba? Kaalis lang ho ah! Ganun ba? Doon tayo sa office ng Sir Wendell mo ha? Yaya ni Clara kay Altea. Sige ho! Ngunit naroon man si Wendell, negatibo naman ang naging kasagutan nito sa inilalapit ni Clara. Talaga? Siya si Altea yung dalagitang anak ni Aling Martina? Tuwang tanong ni Wendell sa simula. Yeah, so ang ganda na niya ngayon ano? Oo nga, kaya lang papasok ka mo siya rito? Sana, alam mo, paaral ko ang batang yan. Matalino yan, wala nga lang ang Kuya Cyrus mo kaya dito ko muna siya dinala. Baka ka ako may bakante ka? Ha? Nako, sayang. Kasi simula lang ngayong araw na ito ng tatlong bagong accounting clerk na kailangan ko. Ha? Wala na bang bakante? Wala, pero baka next month mabakante ang posisyon ng filing clerk ko. Kung gusto mo maghintay ka muna, Altea. Alam mo, gusto ko rin sanang makuha ang serbisyo mo. Siyempre, kilala na kita, hindi ba? Well, kung wala talagang bakante dito, itatry ko muna kay Lisander. Nariyan kaya siya? Pumitlag na naman ang puso ni Altea nang marinig ang pangalang iyon. Well, nariyan siguro. Pero ang alam ko ilang araw nang mainit ang kanyang ulo. But why? I don't know. Alam mo naman ang isang iyon, masyadong malihim pagdating sa mga hawak ng negosyo. Pero may higing ako sa assistant niya na iritado daw sa mga modelong rekomenda ni Trisha. Alam mo na, hindi mahindihan ang kanyang girlfriend. Trisha? Parang bell na nagring sa pandinig niya ang pangalang iyon. Why? Hanggang ngayon, sila pa ba rin? On and off, alam mo na. Ewan ko ba dyan kay Lisander kung anong panghold sa kanya ng babaeng yun at hindi maiwan-iwan. Inis na wika ni Wendell na halatang hindi boto kay Trisha. Well, baka naman madly in love ang kapatid mo sa babaeng yun. Natatawang wika ni Clara. Madly in love? Lumikha ng malalim na sugat sa puso ni Altea ang mga katagang iyon. May mahal ng iba sa Lisander. Yun marahil ang dahilan kung bakit hindi na umuwi ng San Simon ang binata. I thought they are living in. Tanong pa ni Clara. Ang alam ko, oo. Pero sobrang nagger daw at demanding si Trisha. So they decided to call it off. I see. Pero dadalhin ko na muna sa kanya si Altea. Siguro naman hindi ako aangilan ng isang yun, no? Oo naman. Okay, bye. Muling humalik sa pisngi ng bayaw si Clara bago lumabas. At siya nga pala, ipaalala mo kay Nelly kang salo-salo sa bahay on Sunday, ha? Alam mo naman ang isang yun, makakalimutin. Baka mamaya na naman ang mga anak ninyo sa mall makalimutan ang usapan namin. Okay. Natatawang wika ng lalaki. Sige ho, sir. Paalam ni Altea dito. Sige, good luck! Maganda ang kabuuan ng ikalimang palapag na inakyat nila ni Clara. Bawat empleyadong nadaraanan nila, may kanya-kanyang maluwang ng cubicle at magandang mesang okupado. Oh my! Okay talagang mamahala tong si Lisander.
Humahang ang wika ni Clara sa magandang ayos ng opisina ng Bayaw. Mukhang organisado talaga mga empleyado niya. Lihim namang nagmamasid sa paligid sa Altea. Para siyang nanliliit, malamig at mabango ang simoy sa kabuuan ng ikalimang palapag. Pakiwari niya, hindi siya bagay sa ganoon kagandang opisina. "Good morning, ma'am." Nakangiting bati ng isang maedad na babae na pasalubong sa kanila. "Oh, good morning, Mrs. Villarica. Where is Lysander?" Naroon o siya sa ika-anim na palapag. Kausap ang mga direktor at staff niya. Medyo mainit ho ang ulo." "Really? Bakit naman?" "Hindi ho kasi possible sa kanya mga VTR ng mga modelong dala ni Miss Trisha. Eh kailangan ho namin ng modelo dahil ang mamadali ang kliyente na makuha na ng commercial na pinapagawa nila." "Ganun ba? Sa tingin mo, tamang puntahan ko siya?" Bumakas ang pag-aalala sa mukha ni Clara. "Well, hindi naman ho kayo susungitan ng bayaw nyo. Isa pa, hindi naman kayo involved sa meeting nila." Ilang sandaling nag-isip si Clara. Pagkuway sumulyap ito sa walang kibong si Altea. "Sige, pupuntahan ko na rin siya just to say hello." "Sige ho. Halika na, Altea." Ma'am, dito na lang ho kaya ako." Wika niya nang hawakan ng babae sa kamay. "Ha? Abay, bakit naman?" "Eh, nininerbiyos ho kasi ako. Baka kasi sa akin mabaling ang init ng ulo ni Senyorito." "Sus, ano ka ba naman? Hindi basta sa tao si Lysander. Isa pa, hindi ko na naman muna isisingit sa kanya tungkol sa pagpasok mo rito. Kumbaga, parang dalaw lang." "Eh, halika na. Malay mo, baka lumamig ang ulo nun kapag nakita ka." "That is next to impossible." Gusto sana niyang sabihin. "At paano naman lalamig ang ulo ni Lysander kapag nakita siya? Hindi nga ba't madalas siyang makagalitan ng binata dahil lagi siyang nahuhuling nakatunga nga dito?" Pero sumunod na rin sa paghakbang ang mga paa niya nang akayin ni Clara. "Nasa studio ko siya, ma'am." Wika ng sekretary ni Lysander kay Clara. Nagbabaka sakali kung makapili ng kukuning modelong mga aplikante naroon. "Ganun ba? Altea, dito ka lang ha. Pupuntahan ko lang si Lysander." "Sige ho, ma'am." Nakadama ng disappointment ang dalaga nang maisip niyang hindi pa rin niya makikita si Lysander dahil si Clara lang palang papasok. Ilang sandali pa, malungkot na nakaupo sa waiting lounge ang dalaga. "Hi, bakit bang hirap na makalapit sa'yo, Lysander?" tanong niya sa isip habang nakatitig sa kawalan. "Heto na nga ako, kailapit na sa'yo. Akala ko makikita na kita after few years na hindi kita nakikita. Yun pala, hanggang dito lang ako sa may sofa." Lumamlam ang mga mata niya. "Pero hindi bale, at least may pag-asa na akong isang araw muli kang makaharap." Isang mabining ngiti ang sumungaw sa mga labi niya. "At ako na siguro ang magiging pinakamaligayang babae sa buong mundo, Lysander." Ang kislap sa mga mata niya, napalitan ng kislap ng isang babaeng maligayang maligaya. Pero dahil sa kung ano nung isipin na yun, unaware, dalawang pares na mga mata ang nooy nakatitig na pala sa kanya. Mula sa kabila ng isang one-sided mirror na nakaharap sa kanya. "What can you say? Hindi ba't napakaganda niya? And yet she is so simple sa ayos niyang yan, na tila may malalim na iniisip, hindi ba?" "Yeah, you're right. Tamang-tama, siya sa hinahanap nating modelo para sa bagong commercial na isushoot." "Definitely." "So, ano pang hinihintay natin? Kaladkarin na natin siya patungo kay Sir Lysander. Baka sakaling lumamig ang ulo kapag nakita siya, hindi ba?" "No, hindi ganun kadali yon, sister. Dapat kuhan na muna natin siya ng VTR." "Ha? Kailangan pa ba yun?" "Of course naman. Ipakikita natin sa kanyang VTR at titingnan natin ang kanyang reaksyon. That way, pumalpak man tayo sa judgment natin sa babaeng yan, at least hindi tayo direktang makakagalitan, hindi ba?" "Oo nga no. Sige, halika na." Buhat sa bumukas ng pinto, lumabas ang dalawang bading at pakembot-kembot na lumapit kay Altea. "Hello, beautiful." Bati ng mga ito sa kanya. Ha? Napamaang ang dalaga at nagpalingalinga sa paligid. "Gaga, ikaw ang binabati namin, oh." Sabay upo ng dalawa sa magkabilang gilid niya. "Ako?" Turo pa niya sarili. "Oo naman, no? Halika."
sabay hawak ng isa sa kamay niya. Aha? Saan? Sa VTR room. Pakukuhanan kita ng VTR. Teka! Mabilis niyang nahila ang kamay. At bakit ba ninyo ako sinasama? Hindi ko naman kayo kilala. Galit niyang wika na makawala. Nagkatinginan ng dalawang bading. Aba, Mataray! Nakakapag-project din siya ng image na Mataray, ha? Kaga, hindi ka kasi nagpakilala, no? Napatutop sa bibig ang isa. Ay, oo nga, no? Anyway, I'm Direk Jovit. Sabay lahat nito ng palad sa kanya. At itong swangit na ito na si Remy, ang aking assistant director. Director kayo? Hindi makapaniwalang bulalas ni Altea. Oo naman, no? And for your information, ako nagdadirect ng mga sikat na commercial na napapanood sa TV kagaya ng... Marami itong binanggit. Pero bahagya lamang nakarelate si Altea dahil sa totoo lang, bihira siyang manood ng TV. At kaya ka namin gustong kuhanan ng VTR dahil fit na fit ka sa hinahanap naming modelo. An innocent beauty. And yet habang tilititigan mo, nagiging seductive ang dating. Seductive? Yeah. And take note, kaya mong mag-project ng iba't ibang damdamin in just a second. Ano? At sige, para magtiwala ka sa amin, tauhan ako ni Sir Lysander. Did you know him? Oo naman. Biglang sumikto ang dibdib niya nang marinig ang pangalang iyon. Siya ang amo ko, sa San Simon. Hindi na niya sinabing anak siya ng dating labandera ng mga ito at may ituturing labandera na rin siya sa bahay na iyon. Talaga? So, may malasakit ka sa kanya? Oo naman. Ayaw mo nang napapraning-praning siya. Anong praning? Ay, taong bundok yata to. Ang ibig kong sabihin ang napapraning, laging mainit ang ulo. Aborito, dahil sa mga palpak na trabaho. Oo, gusto ko siyang matulungan. Good, so, let's go? Saan? Basta. Muling hinila ni Direk Jovit ang kamay niya. Napasunod na lamang siya sa pagkakpang nito. Ihinto mo. Utos ni Lysander nang lumabas sa monitor ng TV ang mukha ng modelo. Ihinto raw. Utos ni Direk Jovit. Nakapos na sa mukha ng babae ang monitor. Malamlam ang mga matang nakatitig sa kawalan ng modelo. Tila ba may mga luhang nakasungaw sa mga mata nito. Damang-dama ni Lysander ang damdaming nakapaloob sa dibdib ng modelo. Malungkot siya. Tila may hinihintay. Roll VTR! Utos ni Lysander. Muling umandar ang kamera. Mula sa pagkakatingin sa malayo, bumaling sa kung saang panig ang mukha ng babae. Split seconds, nang-stop sa kaligayahan ng mukha ng babae. Tila may tandaw sa hindi kanalayuan. Pagkaway may sumungaw na dalawang butil ng luha sa mga mata nito. Luha ng kaligayahan. Dumating na ang kanyang hinihintay. Naisip ng binata. And I love the way she look. Sir Lysander? Nananantyang untag ni Direk Jovit sa binata. That's it! Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makaharap. Siya ang modelong kailangan natin, Jovit. Exaggerated ang katuwaang nakabadha sa mukha ni Lysander. Pero yun talagang nadarama ng binata sa mga sandaling iyon. Siya ang nararapat para sa bagong commercial na isushoot mo. At sa tingin ko, marami pa siyang commercial na pwedeng gawin. Ang galing niyang mag-project, hindi ba? Napaawang na lamang ang bibig ni Direk Jovit. Hindi makapaniwalang ganoon kadali nito makukumbinse ang metikulosong amo. O ano? Nasaan na siya? Bring her to me! Niyugyug pa nito sa balikat ang bading. Aha? Oo, sandali lang ha? Tila wala pa rin sa sariling lumabas ito. Para lamang madismaya. Nasaan yung babaeng iniwan ko dito kanina? Tanong nito sa receptionist na nakatalaga doon. Direk, umalis na ho. Ano? Laglag ang balikat nito. San ka ba galing? Nahilo naman ako kakahanap sa'yo. Wika ni Clara habang nagmemeryenda sila sa kantin na nasa tagilirang bahagi ng Dalvalia Building. Sorry, senyorita. May... Ay, siya nga pala. Naalala ko na. Huwag mo na nga akong tawaging senyorita o ma'am. Naiilang na ako sa'yo. Aba, hindi ka na namin labandera, no? Pero... Buti pa, Ate Clara na lamang itawag mo sa'kin, ha? At wag na hindi mo ako susundin. Magtatampo ako sa'yo, maliwanag?
Sige. Nagpatuloy na sila sa pagkain. Siya nga pala, babalik tayo mamaya sa itaas. Siguro naman nakapahinga na si Lysander. Medyo mainit ang ulo kanina eh. Maraming kausap kaya hindi na ako nagpakita. Nagchika lang ako ng isang tagaroon kaya natagalan ako. Huwag na lang kaya, kinakabahan talaga ako eh. Althea, ano ka ba? Basta mamaya akyat ulit tayo dun. Sige. Anong nawawala? Kung nag-a-apply siyang modelo, bakit siya aalis? Gigil na gigil si Lysander nang malamang hindi makita ni na Direk Jovit ang dalaga. Eh kasi nga, ang hirap naman kasi sa'yo Jovit. Hindi mo sinusunod ang mga utos ko, kaya hindi tayo magkasundo eh. Pasalampak na naupo sa swivel chair ang binata. Kagaya niyan, we are looking all over the place para na makita ang kailangan nating modelo. Tapos hindi mo inalam kung anong... Hello? Ate Clara? Saka napatingin si Lysander sa babaeng kasama ng hipag na bumungad sa pinto ng kanyang pribadong opisina. Oh God! Tila saglit na huminto sa pagtibok ang puso ni Lysander nang matitigan ito. Ikaw! Bulalas naman ni Direk Jovit nang mapatingin din sa kasama ni Clara. Hi Lysander, pasensya ka na ha, medyo mangiistorbo lang ako. Humakbang si Clara palapit sa bayaw at humalik sa pisngi nito. Mabutit na pasyal ka. Ginanti nito ang halik ng hipag, bagamat nakatuon pa rin ang paningin kay Althea. Oo, may itatanong lang sana ako sa'yo. Kaswal na wika ni Clara, bagamat nagsisimula na itong magtaka sa paraan ng pagtitig ng bayaw kay Althea, na tila naman itinulo sa pagkakatayo sa pinto. Ano yun? Pero nagsimula itong humakbang palapit kay Althea, na nagsimula namang magrigodon pagtibok ang puso. Itatanong ko lang sana sa'yo kung... Althea? Biglang wika ni Lysander nang makalapit na sa dalaga. Oho, Senyorito Lysander. Kiming tugon ng dalaga sa bayuko. Oh my God! Ikaw pala yun! Wala sa loob na nahawakan nito ang dalawang kamay niya. Dalagang dalaga ka na! Ang ganda-ganda mo na! May sumungaw na fondness sa mga mata ng binata. Ikaw na gaga ka, bakit ka umalis doon? Biglang lapit ni Direk Jovit sa kanila. Sorry Direk, tumating na kasi ang kasama ko at niyaya ko mag-lunch. Nanlalamig ang katawan ng tugon niya rito. At bakit hindi man lalamig ang kamay niya? Sa kauna-unahang pagkakataon, hawak ni Lysander ang kamay niya. And she feel that heat from his palm na kailaon na niyang inaasam-asam. Kahit na, dapat ay... Shhh! Saway ni Lysander sa bading. Huwag mong sindakin ha, baka layasan na naman tayo nito. Nakatawa ng wika ni Lysander. Ay, oo nga pala. Biglang lilo sa Direk Jovit. Halika, pasok ka, maupo ka at... Teka. Sansala ni Clara na kanina pa nagugulat sa pag-uusap ng mga kaharap. Ate Clara, maupo muna tayo ha, at saka ako ipapaliwanag to. Sige. Tuwang-tuwa si Clara nang malaman ang nangyari. Wow! Magiging modelo ka, Althea! Hindi naman, Ate Clara. Sabi ni Senyorito Lysander, susubukan pa lang kung makakaya kong gampanan ng role ko sa commercial na gagawin nila. Ay, hindi! Ganun na rin yun. Doon na rin yun patungo. Kilala sa pagiging metikuloso si Lysander. Hindi kanya kukunin na modelo kahit pa hindi niya alam na ikaw si Althea kung wala siya nakitang potential sa'yo. Nakikiming ngumiti si Althea. Sana nga. Gusto ko siyang makatrabaho. Gusto ko siyang laging kasama. Oy, magsisimula na tayo ha? Pasok na Direk Jovit. Kasama ko ng makeup artist ko. Siya nang bahala sa'yo. Ay, ang ganda pala niya, sister. Wika ng bading din na makeup artist. Bit-bit ang makeup kit nito. Ano bang klaseng makeup ang gagawin ko sa kanya? Light lang ang makeup. Natural lang ilagay mong lipstick at... Mas maganda kung wala siyang lipstick, Jovit. Buhat sa pinto ay papasok si Lysander. Mas magmumukha siyang probinsyana kung natural na natural ang kanyang ganda, hindi ba? Habang nagsasalita ang binata, titig na titig ito kay Althea. Subukan nating kuhanan siya ng ganun. Kapag masyadong maputla, saka na lang siya make-upan, okay? Okay. Wala nang masabi ang direktor. Halika na, Althea, para makapagsimula na tayo. Ate Clara? Napahawak siya sa kamay ng babae.
Kaya mo yan. Si Lisander nang bahala sa'yo. Pinisil nito ang palad niya. Sumulyap siya kay Lisander. Para ka lang nasa bahay namin, Althea. Huwag kang nervyusin. Nakangiting wika ng binata. Kunwari may pinapagawa lang ako sa'yo. O kaya pinagtitimpla mo lang ako ng juice. Sukat sa ngiting iyon, biglang na-at-home si Althea. Oo nga pala, kailangan niyang ma-please ang lalaking ito. That way, magpapatuloy ang pagsasama nila sa iisang trabaho. Matatapos na mga araw at mga bing inaasam-asam niya na umuwi ng San Simon ang binata para lamang makita niya. Sige! It was a sensational hit in television. Pinag-uusapan ng commercial ng unang linggo pa lamang na in-air yun. Isang brand ng shampoo ang ini-endorso ng kumpanya na gawa naman ng Del Valle Manufacturing na gumagawa ng mga sabon, shampoo at kung ano nang gamit sa katawan at buhok na kailangan sa paglilinis ng katawan. Ang tema ng commercial, isang probinsyanang na in love sa isang tagalungsod. Umalis ang lalaki at nangakong babalik. Naghintay ang babae, akala niya hindi na siya babalikan ito. Pero isang araw, bumalik ang minamahal upang hindi na umalis magpakailanman. Hindi na nito kayang iwan ng dalaga dahil sa taglay nitong ganda at malambot na hipo ng buhok. Nagawa ang commercial na iyon, naganap na nauuwaan ng mga tao ang nilalamang kwento, kapalit sa napakaikli at mabilis ang mga eksena. At matagumpay iyong naiparating sa mga manonood dahil sa mga reaksyon ng mukha, sa kislap ng mga mata at sa galaw ng buhok ng modelong babae na ginagampanan ni Althea. Yes! Tuwang-tuwa ang buong staff nang umanin ng positibong reaksyon mula sa mga manonood ang commercial. Bukod sa naging mabili agad ang endorsong shampoo, pinag-usapan ang gumanap na modelo sa commercial. Kung may mga negatibo mang reaksyon, yun ay mula marahil sa mga gustong manira ng ibang kumpanya. Nasaan kaya si Althea, no? Kahit sa mga jeep, pinag-uusapan ang modelo. Ang ganda niya talaga, gandang Pilipina. Kahit ako babalik-balikan ko siya. Wika ng isang teenager na nahook sa ganda at malamlam na mga mata ng dalaga. Sana maging kasing ganda ng buhok ni Althea ang buhok ko, no? Wika ng isang dalaga. Sana kasing ganda ng mga mata ni Althea ang mga mata ko. Laglag siguro ang puso ng crush ko kapag nakatitigan ko siya. Wika ng isang dalagita din. At marami pang iba. Hanggang lumabas na sa mga tabloid at magazine ang pangalan ng modelo ng bagong shampoo. Althea Escares, own a name, soon a legend. Eksaheradong saad sa bungad ng isang magazine na mukha ni Althea ang cover. A star is born. Hindi lang pwedeng commercial model si Althea Escares. Pwede rin siyang maging artista. She can act like a veteran actress. Wika naman ng isang magazine. God, I can't believe it! Sinusulat na si Althea ng kalabang kumpanya para sa kanila gumawa ng commercial. Bulalas ni Lisander sa natanggap na balita ng umagang iyon. Yes sir, pilit din lang inaalam kung saan makikita si Althea. Wika ni Direk Chovit. No way! Akin lang si Althea, walang pwedeng makapirate sa kanya. Nakangiting na opo sa civil chair niya ang binata. At kahit makita at makausap nila si Althea, alam kong sa akin ang loyalty niya. Sir Lisander, paano naman yun na siguro ang bagay na yun? Basta! Tugon niya kay Direk Chovit. At marami pang naglabasan sa mga magazine na write-ups tungkol sa bagong modelo na nagngangalang Althea Escares. How do you like it? Nakangiting tanong Lisander nang buksan ang condo unit na kinuha nito para kay Althea. Nako, ang ganda nito, Senyorito Lisander. Okay lang naman ako sa bahay ni na Ate Clara sa... Althea, you are a big star now. Maraming producers ang naghahanap sa'yo ngayon dahil naniniwala silang sisikat kang artista at hindi lang modelo. At sa dami ng commercial na nagawa mo sa kumpanya ko, hindi mo lang nagsasawa ang mga tao. Isa lang ang ibig sabihin nun. Magaling ka talagang mag-project sa camera. So I have to make sure na walang ibang makakalapit sa'yo. Ihahatid at susunduin kita rito kapag may shooting ka. Kung gusto mo namang mamasyal, just text me at darating ako para sunduin ka. I won't take any risk na may ibang makalapit sa'yo, okay? Sige. Nagsimula ng kumirot ang puso ni Althea. Oo nga, at ito ang gusto niya. Ang makasama si Lisander. Ang makuha ang atensyon nito. Pero hindi sa ganitong paraan.
Pakiramdam niya, overprotected lang siya ni Lysander dahil sa interes ito ang poprotektahan, ang kikitain ang kumpanya na tila naging obsesyon na ng binata na patuloy na palaguin. Pero nang gabing iyon, na nakapanungaw siya sa bintana ng kanyang unit, isang bulalakaw ang kanyang natanaw. Wow! Bulalakaw! I wish pakasalan ako ni Lysander. Mabilis niyang nahiling. Nang mawala na sa paningin niya ang nagliliwanag na bagay na iyon, napailing na lamang siya. 4 years ago, may hiniling din ako sa bulalakaw. Pero hanggang ngayon, hindi pa binibigay. Pero sana naman, ibigay na niya ngayon. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Salamat po!